Ito ang reklamo ng nanay na OFW sa Hong Kong laban sa kanyang mister. Inilalayo na sa kanya ang mga anak, hindi pa tinatanggap at sinusunog. Sinusunog talaga ang pinapadala niyang groceries. Iginit ni mister na galing daw ito sa pagbebenta niya ng laman sa abroad. Okay. Ho, mahirap to. Ma'am Kayla Bender, magandang hapon po. Aileen, sir. Ha? Nakalagay dito. Kayla. Ma'am Aileen Bender, magandang hapon po. Magandang hapon, Rapital po. Kaya pala hindi siya sumagot. Oh. Ma'am Aileen, sorry. Ma'am Aileen, napakasakit nga naman po nito. Nagpapadala ka na nga ng groceries para sa pamilya mo, pagbibintangan ka pa. Okay, bakit ito yung video ni... Okay. Saan po kayo ngayon, Ma'am Aileen? Nandito po ako sa Hong Kong, sir. Okay. Nagpapadala kayo ng pera at pambili ng groceries. Opo, sir. Ganun. At saka nagpapadeliver po ako ng mga food, sir. Ayan, okay. Now, Ma'am, I'm sorry, but kailangan ko matanong to sa'yo para maging fair dito. Bakit pinagbibintangan kayo ni Mister na kayo po ay nagbebenta ng laman diyan? Ano po yung pinagbabasehan niya? Meron ba siyang nakita na hindi maganda sa maybe sa social media? Come on, be honest. Para hindi na tayo tumagal pa rito. Opo, sir. Kasi ganito po yun, sir. Nag-online seller kasi ako, sir. Tapos lagi akong busy, sir. Tapos tinatawagan ko sila naman to throw to video cam, sir. Hindi naman sila sumasagot din at ayaw nilang maniwala kahit nakikita nila na maraming tao talaga kung nasaan ako, sir. Tapos, oo, totoo po yun, sir. Kasi one time, sir, mayroon pong isang grupo dyan na dumaan dito sa Facebook ko. So, inaccept ko po, sir. Yung ano lang po ba, sir? Yung hindi po ako nakipag boyfriend or ano, yung chat lang po, sir. Pero hindi po nagtagal, sir. Umalis na po ako noon, sir. Hindi po ako nag-ano doon. Hindi po ako, okay. Wala po ako, honestly, sir. Wala po akong boyfriend, okay. Dito. Wala po akong ano, sir. Alright, meron kayo naka-chat. Opo, sir. Mayroon po, sir. Pero wala, hindi ko yung kilala po, sir. Pero yung nag-i-inbox lang po. Pero nareplyan ko lang po, sir. Tapos hindi na po nagtagal. Hindi naman po ako naging focus doon, sir. Okay. So, meron ka naging ka-chat. Nakarating yun sa iyong mister. Kaya, ayun na. Yung mga pinapadala mong pera, groceries, sinusunog. Which is wrong. Dapat hindi mo sinusunog yung grasya. Mali pa rin si mister. Kahit na meron siyang ebidensya against you na ikaw ay gumagawa ng hindi maganda para sa kanya, dapat di sinusunog yung mga padala. Kung ayaw niya, pwede niya maipamigay sa iba. Huwag sunugin. Mali doon. Now, ang gusto pong mangyari ni Mister is yung mga anak hindi na ipapakita sa'yo. Opo, sir. Ayaw niya po ako ipakausap sa mga anak ko, sir. Kahit anong, kahit yung anak ko, sir, kahit tinatawagan ko yung panganay kong anak, sir, si Martin, sir, parang takot po siya, sir, na malaman ng papa niya. Okay. Na tumatawag ako. Okay. Tapos kaya... Ma'am, may trabaho si Mister? Sir, ngayong nag-umpisa lang po siya, pa-extra-extra lang po, sir, yung trabaho niya. Anong trabaho niya? Diyan sa kapitbahay namin, delivery po. Tapos pati anak namin, pinapatrabaho na po niya. Na kahit sinabi ko sa anak ko, sir, na kaya ko naman silang suportahan, sir, yung mga anak ko, sir. Bakit ngayon pa niya pinapatrabaho, okay, na ano, may COVID? Sige, sandali mo po, ah. Kayla, anak niyo po ito, ano? Kayla Bender. Kayla? Kayla? Nandiyan yung bata. Ilang taon po ito si Kayla, ma'am? 13 years old po, sir. Okay, huwag natin pakita yung bata. Boses na lang sa telepono. Kayla? Hello po. Okay, magandang umaga muna sa'yo. Magandang ano din po, pangali. Okay, usap kayo ng nanay mo muna, mama mo. Sabik na sabik ka lang kausap. Kausapin mo, anak mo, ma'am. I miss you so much, baby. Hello, ma. Ilang buwan na ako nalimpay sa tawag mo. Sinabi ko sa'yo na umagin ka ng palaan para magkausap tayo. Pero hindi ka pa rin umanap. Sabi ko,
pwede, ma, pwede ka naman tumawag sa amin. Sabi ni Papa, true yun, promise. Sabi ano? Ni Papa, nung tumawag ka nun one time, fact, diba sabi namin, andito na si Papa. Yun, una nun, kinabahan kami kasi baka bawal. Tapos sabi ni Papa, sinabi ko yun kay Papa, sabi ko, Pa, andito si Mama. Sasabi, tumawag sa amin. Tapos sabi naman ni Papa, oh, sige, kausapin nyo na maayos kasi Mama nyo pa rin siya. Tapos yun, kinausap ka namin, kaya lang, hindi ka naniwala. Kaya sabi ni Papa, hayaan nyo na lang siya. Okay, Kayla. Kayla, ma'am, excuse me. Kayla, ma'am, sandali lang po, mama. Ma'am, sandali po. Kayla, pwede magtanong sa'yo. Ano po yun? Ano bang pinagsasabi ni Papa nyo sa inyo tungkol kay Mama? Wala naman po masyado. Okay, ano yung wala masyado? Ano yung konti lang na mga yung, sinasabi? Ano, talito? Siguro, kaya hindi siya tumatawag kasi may ibang pamilya. Parang ganun po. Meron bang pinapakitang ebidensya si Papa mo sa inyo? Sinasabi sa inyo na mga ebidensya na magpapatunay doon sa kanyang bintang? Wala po. Kaya hindi po kami naniniwala. Good. Very good. So, ito'y sabi lamang ni Papa mo. Kumbaga, nagdududa lang siya na baka si Mama mo may ginagawa na hindi maganda sa Hong Kong. Ganun ba? Opo. Kasi kasama niya daw po iba ano, tawag dito, yung kasama niya po mga single mom, baka daw po ma-influensyahan, parang ganun po, nag-aalala po kasi si Papa eh. Ah, okay, nang dahil lamang itong si Mama mo, kasama niya puro mga single mom, so opo. Iniisip niya na meron ng ginagawa to, yung grupo at saka to Mama mo. Praning, opo, sorry, parang iha, parang praning na si Papa mo, huwag ka maniwala kung ganun. Oh, hindi naman po. Okay. So, anong gusto mong sabihin kay Ma? Nandiyan pa si Papa mo? Wala po eh. May trabaho pa po. Okay. Napakatalino. Alam mo, Kayla, bilib ako sa'yo. Napakatalino mong bata. Kahanga-hanga ka. Ikaw bang panganay? Hindi po. Bunso po ako. Wow. Pangalawa. And you're only 13 years old? Oh. 14 po. 14. Nag-aaral ka? Opo. Napakatalino mo. Na bata, pinahanga mo ako sa mga sinasabi mo, sa mga sagot mo. Diretso-diretso, walang paligoy-ligoy. Now, gusto mo kausapin si Mama mo? Para hindi naman po, gumanda yung kalooban ni Mama po, mo? Di ko masyadong magets yung boses niya po kasi iiyak siya po siya ng iyak. Di ko masyadong marinig. Natural lang kasi sobrang, ang tawag dyan, tears of joy. Natuwa siya dahil kausap ka niya. Ma'am, Nay, pwede ba Nay, huwag munang umiyak para maintindihan ka rin ang anak mo? Okay, dahan-dahan lang po, Nay. Mag-usap kayo ng anak mo. Huwag muna kayo mag-emotional. Pwede? Opo, sir. Okay, sige, Kayla. Kausapin mo na yung nanay mo. Hello, ma. Bebe, ilang beses na akong tumawag sa'yo, bet. Nag-chat sa'yo, bet. Tapos hindi mo man ako sinagot. Tapos sabi mo, matakot ako kay Papa, ma. Kasi nakakunik yung cellphone, yung mga account namin doon sa account ni Papa. Kaya hindi ayaw na, ko ma, po na. Binago ko yung password, tsaka hindi na yun. Dati lang yun siya, ganun. Kasi parang natatakot lang din kasi siya. Be, huwag kayong matakot na magsabi kayo ng totoo dahil yan lagi ang sinasabi ko sa inyo ni Kuya. Totoo yun. Yan ang tama, lagi. Yan ang pinagpiling ko sa inyo lagi, be. Di ba sabi ko, mag-love kayo lagi ni Kuya mo at saka magsabi kayo ng totoo. Tapos pag tumatawagan ko, bakit ayaw nyo akong ano? Tapos pag nanandyan ang Papa nyo, lagi kayo yung sumasagot kayo sa akin, galit kayo. Hindi kasi nagising lang namin nun, ma, tsaka kapag tumawag ka, ma, wala kayang nag-ring sa cellphone ko, tsaka kahit online ako, walang nagpa-pop na ano, pangalan mo sa taas, tapos tinignan ko din sa request message, wala. Be, mayroon akong screenshot, be. Mayroon akong screenshot, be, na hindi mo binabasa kahit naka-online ka, be. Alam ko, naintindihan ko na pinagbawalan kayo ng Papa nyo. Kasi nga, sabi mo sa akin, Mama, nakakunik, takot ako kay Papa dahil nakakunik yung mga account ko doon kay Papa. Dapat bisabihin nyo naman ang totoo, be. Hindi, dati nga lang yun, ma. Okay, ma'am. Totoo yun. Ma'am, hayaan mo muna yung bata, ma'am, magsalita. Okay. Sige po. Sige po, Kayla. Sige, Kayla. Totoo yun. Takot nga kami dati. Tapos, ano, biglang nagbago na si Papa. Sabi ni Papa, okay na, kausapin nyo na Mama nyo. Malas ako na din naman si Papa eh. Kasi hindi naman kasi tama yung
iba. Eh, pag-share mo sa iba yung problema natin, di ba sabi nga namin, mag-usap kayong dalawa ni Papa, pero ikaw, tumawagi ka kasi pakawain ka na naman niya. Si Papa kaya magustong-gusto ka na niya kausap, kaya lang ayaw mo. Okay. Kaya managalit ka rin si Papa. Alam mo, mamis ka rin naman niya eh. Ikaw na talaga ayaw kausapin siya. Naawa din naman kami kay Papa, kaya tinataan na lang niya sa inom para makalimutan kanya kahit saglit lang. Okay. Makasingit ako, Kayla. Kayla. Okay. Dalawang pwedeng mangyari dito. Una, tatawagan ko yung mga social worker para gawan kayo ng assessment, counseling, and all. So yan. Tapos pangalawa, it's either para buuin pamilya nyo, si Mama ay uwi na, para sama-sama kayo at maghanap siyang trabaho rito. Now, may downside dyan. Kapag umuwi si Mama, saan naman kayo kukuha ng pera para pantustos pangailangan nyo? Gayon si Papa pala, extra-extra lamang. So si Mama ang bumubuhay sa inyo. Opo, pero hindi na po siya nagpapadala. Pero okay lang naman po, kaya naman po kang buhay ni Papa. Tsaka sabi na po yun dati ni Papa na dapat umuwi na lang siya dito para sama-sama kami. Okay. Tsaka may hanap, may pwede naman siya maghanap dito ng trabaho para malagaan daw niya kami ng maayos. Kasi palagi po akong walang kasama dito, naglalak na ako ng bahay. Kaya gusto ni Papa, andito si Mama para naman kahit pa paano may kasama ako. Alam mo, Kayla, napakatalino mong bata. Sobrang talino mo. Thank you. Thank you, God. Ma'am, hindi ka pala nagpapadala ng pera? Tagal na. Nagpapadala po ako, sir. Kasi, ma'am, diretso po. Ma'am, direct to the point. Sige po. Nagpapadala ka, hindi? Nagpapadala po ako, sir. Tapos itong buwan ng June, July, ito po, August, hindi na po, sir. Kasi nga, sabi niya po, sir, galing sa pag-prostitute po dito, sir, yung mga pera, pati yung mga pinapadala. Okay. Sige po. Now, sandali po. Kayla, kaya hindi na nagpapadala yung pera si Mama dahil ang sinasabi ro ni Papa mo ay galing sa masama at sinusunog naman niya yung pera at yung groceries. So, ba't pa siya magpapadala nga kahit na sino? Tama? Wala naman po siyang sinusunog, tsaka yung pera, wala naman po eh. Hindi, ang sinasabi ro kasi ni Papa mo, yung pera ipinapadala diyan sa inyo noon bago nung May, simula nung May, galing sa masama yan, kaya hindi ko tatanggapin yan. Totoo bang may ganun? Wala, hindi po, tinanggap po namin yun eh. Bumili nga po si Papa ng bigas noon, tas nung cellphone ni Kuya, yung promise po kasi yun ni Mama, nabibilihan niya ng cellphone si Kuya, kaya... Yun, bumili sila. Silang dalawa pa nga ni Kuya ang bumili po. Okay, pati so, yung bigas, sandali lang, ma'am. Nagdala po sila ng pagkain. Ma'am Eileen, saan ka nakakuha ng ganun pananalita na galing sa masama kaya hindi ka nagpapadala? When was this? Sir, ma'am, please, ma'am, ubos ng oras. Direct to the point. Kailan yung punto sir, na sinabihan ka ni Mister na hindi ko tatanggapin yung pera mo kasi sabi ng bata, wala rin panununog na kontra doon sa sinasabi mo. Kailan yung nagsabi si Mister mo na huwag ka na magpadala kasi galing sa masama yung pera? Kailan po yun? Direct to the point. Straight, ma'am. Straight last to the point. Last week po, sir. May mga misis po last, ako, sir. Last week. Last week. Okay. Pero starting June, di ka nagpapadala. Bakit last week lang pala sinabi sa'yo? June, nag-stop ka na. Kasi po, sir, ayaw po nilang tanggapin, sir. Tapos sabi ko po sa kanya, mayroon po siya mga message sa akin, sir, na huwag na kayong magpapadala dahil kaya kong buhayin ang mga anak ko dahil hindi kami tumatanggap na galing sa masama. Yung ma'am, mga pinapakain sa ma'am, anak mo. Ma'am, when was, sabi mo, last week lang, June, nag-stop ko na magpadala. June, July, August, 3 months na. Ma'am, sir, ma'am kahit na nagsasabi ng ganun si Mister, sorry, Mama, pwede ka namang padala diretso sa mga kamag-anak mo, sa nanay mo, pabdaan mo sa tatay mo, sa kamag-anak mo, tapos pasimple, ibibigay sa mga anak mo kung talagang mahal mong anak mo, kung talagang meron kang konsensya sa bata. Ma'am, sorry, ma'am, ma'am, nakikita rin akong problema sa iyo eh. Okay? Ma'am, kung talagang gusto mo, may mga paraan. Kung ayaw, may mga dahilan. At yan yung dahilan na dahil nagsabi na galing sa masama, kaya nag-stop ka na. Okay, Kayla. Sir. Nali lang. Sandali, ma'am, hindi. Ubus ng oras natin. Kayla, magpapadala ako dyan ng social worker. Kakausapin kayong lahat mula sa papa mo hanggang sa bunso. Okay? Opo. At gagawa ng assessment at gagawa kayo ng counseling para maayos yung problema. Okay? Maging si mama, kakausapin nila over the phone. Ma'am, huwag mo ibababang telepono. Ma'am Eileen,
Kakausapin ka ng mga staff para i-schedule namin kahit na yung ganito lang tulad nito, Zoom, makakausap niyo po yung social worker at yung mga anak mo, pag-usap-usapin kayo. Sige. Good job, Kyla, ha? Keep up the good work. Okay. Pero po, wala pa po si Papa ngayon. Nasa work pa po, pati si Kuya. Hindi, i-schedule namin yan. Sino kasama dyan ngayon? Ikaw lang isa? Apo. Naku, home alone. Home alone to. Sige. Tatawagan kita mamaya sa wanted sa radyo. Huwag mong buksan yung pinto. Huwag mong papasukin kahit na sino. Intayin mo yung tawag ko mamaya, okay? May pagkain ka dyan? Apo. May iniwanan ka ba ng pagkain? Apo. Tsaka may pera pa po ako. Very good. Pero huwag kang lumabas, okay? Apo. Tatawagan ka namin ulit. Huwag mong ibang telepono, okay?